So, ayun nga guys, meron tayong masamang balita, no? Ayun, kung napapansin ninyo dito si Ate Susan, na-aksidente po siya kaninang madaling araw. Ayun po yung nangyari sa kanya. Nabangga po sila ng truck. Nabangga ba kayo ng truck? Ayun po ang nangyari sa kanya. Maga po yung kanyang kamay. So, dalamay mga gasgas siya sa kanyang paa. Ayun o. Ayun yung kamay niyo. Lumaki. Nangitim na. Bulok na yan. Bakit ano ba nangyari? Ikwento mo kung anong nangyari sa inyo. Nanganakal kami mag-ina. Maaga kami nag... Nakauwi na tinete kahapon. Mag-deliver ng gulay. Di pag-uwi namin. Nagluto muna ako ng unang at saka kanin. Palibaan sa maaga pa, yung kinita ko lang sa gulay, sakto lang pinambili ng mantika at saka itlog, saka magic. Oh. Di siyempre, kapos. Di ngayon, di, nangalakal pa kami sa maaga pa. Nakarating kami hanggang Bustos. Pagdating doon, pauwi. Ayun, nasa lubong namin yung truck. Malaking truck, yung pang heavy duty na truck. Pinweller siguro. Matahol pa sa 10-wheeler. Ang talaga, yung mga dumadaan dun sa sa bypass. Ngayon, ang sabi niya, nakatulog daw ako. Imposible naman makatulog ako kasi Jamaica nga ang pulog. Nakahiga lang sa hindi ako pwedeng matulog. Alala ko naman ang sarili ko. Ngayon, sabi naman ng konsehal dun, ikuha naman ng CCTV. Hindi, doon na lang ako sumasalig. Sabi ko, kung pwedeng makahingi ng kopya ng CCTV sa kanila. Sabi nung isang trabaho sa barangay, palibasa, madaling araw. Hindi daw basta-basta nakakakuha nun. Nire-request daw kay Kapitan. Sabi ko, baka po mamaya, pag dadaan po kami sa proseso, baka pwedeng makita o makahingi ng kopya. Sabi ko, kasi sabi nung driver, binangga ko daw siya, tapos natutulog daw ako. Kung ako kasi natutulog, hindi, doon ang linya ko Malamang, nandun na ako sa gitna, talagang salpukan talaga ka kung mangyayari sa amin. Yun ang nasa, kung sinasabi niya nakatulog ako, diba? Ngayon, yung sa linya namin dyan yan, ang sabi nila, kinain ko daw yung linya niya. Hindi ko naman maisip kung paano ko kinain yung linya niya. Basta ang alam ko, pumalo na lang yung, nagulat na lang ako pumalo na lang yung manibela ko sa, niya, tapos umikot yung kulong sa truck. Buti hindi kayo napuruhan. So, asan na yung motor? Naiwan sa barangay. Sira. Sira yung harap, yung gulong, yung sumalpok sa truck. Yung gulong yung nasira, yung sumalpok. Siyempre, tolero na yung utak ko. Hindi ko na alam kung talaga ang nangyari. Nagulat na lang din ako. Siyempre, yung may yung nagmamaneho ng truck, siyempre, lulusot niya sarili niya. Maghahanap siya ng dahilan. Ako naman, palibasa nga, minado naman ako. Wala akong lisensya, wala akong rehistro, expired parehas. Hindi na ako nakipagtalo. Kumbaga tinanggap ko na alam ko ako talo na ako, biyado na ako. Kasi walang registro yung motor mo. Tapos expired din yung lisensya mo na student. Ang ko lang yun. Ang sana nakipag-usap ka na lang na may ka ng panggamot dyan sa sa kamay mo. Tingnan mo magamaga no. Kakagaling mo lang sa sakit nandiyan. Tapos yan na naman yung nangyari. Ano na ba nangyayari sa iyo? Sunod-sunod na yata yung kamalasan ng nangyayari sa iyo. Kung may masamang nangyayari sa iyo dun paano na yung mga anak mo? Ang liliit pa ng mga anak mo. Tapos kasama mo pala yung isa mong anak. Ano nangyayari? Hindi ko kasama isasama yung si Jamaica Oh. Siya lang nagpumilit na sumama Alam mo naman yan, iakin. Si Jamaica, wala naman nangyari kay Jamaica. Wala. Kasi nung magkasalpukan na, pumalasik ako, papasok sa loob ng kolong.
Ngayon, napaibabaw ko kay Jamaica. Si Jamaica kasi natutulog, nakatagilid, parang tagilid na nakadapa, ganun. Mm. Kaya parang nakoberan ko siya. Eh, ano, parang tinamaan din ako dito banda sa may tagiliran. Parang kinapos ko ng hangin habang kinakausap nila ako ng ano. Yung sabi ko, okay lang. Eh, sa Jamaica, nagpanik na, nag-hysterical na, nag-iiyak na, kaya siyempre inisip din na akala nila may ano, may nangyari. Kaya nagtagal pa kami, nabag pa kami ng isang oras at kalahati. Hindi ka man lang pinatingnan dun sa ano, ng barangay? Wala, sarado ang clinic nila eh. Ano lang ginawa sa'yo dun, in-interview ka lang. Oo, tinanong ako kung may matatawagan ako. Eh, wala naman akong sauladong number yung cellphone ko. Ang alam ko, hindi ko dala. Dahil wala naman ako. Nung umalis ako, wala akong dala. Ito palang Jamaica, dinala niya. Mm. Di nang tinanong ako kung may cellphone akong dala. Hindi ko no, alam. Wala ang sagot ko. Nung umaga na, saka naman sinabi ni Jamaica na nandyan yung cellphone mo sa ano, sa bag. Mm. Nung tiningnan ko, may miss call na satellite. Wala man lang, hindi ka man lang nilapatan ng first aid doon. Wala. Sa barangay. Wala. Eh, sana yung ano, driver ng truck. Umalis na, pero alam ko kinuha ni Consuelo yung ano eh, yung plate number. Nagbigay naman ng 300 yung ano, sabi niya, ito ang pera niya, 300. Alawas niya nga daw yun sa biyahe, patayin niya. Alam mo na, guilty as charged. Wala kang lisensya, wala kang ano, di ka naman makapag... Hindi ko rin alam kung anong gagawin. Kulero na yung utak ko. Talo ka talaga kasi wala kang papel kahit na sabihin natin na... Pero ang iniano ko lang, ang alam ko, maliman siguro ako, doon na lang ako sa CCTV nga ano ba. Alam ko hindi akong bumangga sa kanya. Kung hindi masano, malamang nahagip yung manibela ko. Kaya pumalo yung, hindi kasi papalo yung... gulong ko kung dinagip kaya nga, sana nakiusap ka na lang na bigyan ka man lang ng pangpagamot dyan. Eh, paano yan? Anong gagawin natin dyan? Ang sabi niya kasi, kung ipapadala, i-re-report pa daw sa opisina nila, lalo yung kondihado. Eh, kumbaga, yun, take it or leave it, tanggapin ni 300 na ibinibigay niya. Hindi, pasalamat na lang ako. Binuhay niya kami, hindi niya kami tinulungan patayin. Buti na nga lang, hindi kayo talagang inapakan ng truck. Ang alam ko nga, yung gulong dadaan na sa ibabaw ko eh. Kasi pati haya akong bumagsak sa loob ng kulong. Hindi akala ko sasampa na yung gulong dun sa amin. Magkala ng Diyos, pagod yan eh. Hindi na maganda yata yung nangyayari sa inyo. Sunod-sunod na yun. Una, yung paa mo. Tapos Char. Sumakit yun saan, tapos ngayon yan naman. Hindi yata ito. Paato. Kanta mo na lang. Ang dami niya naman. Pero na ano, kay Jamaica. Kasi. Hindi babalik yan? Ha? Hindi babalik? Parang yata. Bumaluktot yata yung ano. Ano na, 8 na. Yun, 8 na yung ano. Hindi na yung may galaw o. Yung buto mo. Kaya na maga siguro yan. Oh. Laki-laki no. Mabuti yun sa kabila. Medyo ano lang din. Pero parang na maga din. Oh. Kaya nga sabi ko, kung ibinangga ko yung motor ko sa kanya, kaya pipilitan nila, malamang sasalpok talaga ako doon sa truck. Oo, tsaka hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Oo, sabi nga. Talagang... Sabi nga grabe ang mangyayari sa inyo kung ikaw ang bumangga doon sa truck. Yun na nga eh. Siguro na ano lang kayo nagit, parang ganun. Oo, ang ano ko talaga nun, hagip talaga yung manibela. Oo. Kaya pumalo kasi. Kung hindi yung nahagip, kasi kung hindi kayo nahagip, hindi yung papalo ng ganun. Oo, kung bangga talaga yung nangyari sa inyo, hindi lang yan nangyari sa inyo. Lilipad ako sigurado, sasalpok ako pa papunta sa kanya eh. Buti kung lilipad ka lang eh. Kung maano ka na, makarating ka dun sa ilalim ng truck na ko. Iniisip ko na lang, parang... Ano ka? Ako nga paakala ko nakalabas na bituka ko eh. Kasi alam ko talaga yung gulong nasa... Nakatihaya kasi ako, nakatihin ako sa gulong. Kaya alam ko yung gulong nasa ibabaw ko na.
si John Mike, ayak na ayak, mag-hysterical. Wala ka nang habol dun sa ano, sa driver na yun, na truck. Kasi lugi-lugi ka, wala kang mga papel eh. Saan yung motor mo dun sa barangay ng... Nang ano, Sulukan. Anggat. Sa Anggat, Bulacan? Layo-layo din. Nagtanong nga nila ako nung ginagawa ko. Nangangalakal po ka ako kami mag-ina. Ito ang pangalap buhay namin. Mamaya, kukunin na lang natin yung motor mo din. Nakakalakad ka pa naman? Nakakalakad pa naman. Ganos pa naman yung sakay. Sige. Magtatanong muna tayo kung anong pwedeng i-first aid dyan. Tatawag muna ako sa kakilala ko. Kung anong pwedeng i- ano dyan. Panlunas siya sa namaga na yun na kamay mo. Ang problema pa kung okay lang sana kung namaga lang yan. Kung ang problema pa ay nabali ang buto na ko. Sabi naman doon, ano lang daw. Antibiotic. Hindi ka naman bibili ng antibiotic kung hindi ka magpapas. Sige. Mamaya. Gawa na lang natin ang paraan yung kung pwede natin ano dyan, gamot. Tsaka kunin na lang natin yung motor mo mamaya. So, ayun nga guys. Yun po yung ano natin. Si Ate Susan. Buti ay binuhay pa siya ng ano, truck. Mag-ip sa kanila. Tsaka buti na lang yung anak niya, walang nangyari. Siya lang yung ano, nagpuruhan. Hindi ko lang pero papasalamat ko sa ito ba kanya. Papasalamat na lang ako tayo, buhay tayo. So, ayun guys, bali pupunta na kami dun sa barangay kung saan iniwan ni Ate Susan yung kanyang motor. Ayan nga yung kamay niya, oh. Bali, pinahilot niya na yan kanina. Mama! Medyo okay-okay na ba? Mama! Masakit pa? Mama, gano'n lahat. Ayan yung mga gas-gas-gas-gas niya sa paa niyo. Pasa-pasa niya dyan. Nalagyan niya lang. Ano yung nalagay mo? Malunggay? Malunggay. Hindi magtubig yung sugat. So ayun nga, pupunta na kami doon para makuha yung kanyang motor. Kailangan pa yun ipaayos kasi nga yung gulong. So ayun guys, bali nandito na nga kami sa ano, sa barangay. At ito na nga yung motor ni Ate Susan. Ayan o. Bingkong talaga. Ayan nga guys, so bali sira talaga yung ano nyo, gulong, tapos basag yung dito sa harap. Buti yan lang yung nangyari guys sa motor niya, tapos yung dito hindi naman. So ayun nga guys, bali ginabi na kami pagdating dito at wala na rin paisan dito, sarado na. Hihilain na lang namin yan dito sa isang tricycle. Bali, sasampa na lang namin yan dito sa anong likod para mahila yung motor ni Ate Susan. Yun nga kasi gabi na rin. So ayan guys, bali naisampa na namin dito sa isang ano motor. Hihilain na lang namin tong kay ano Ate Susan na motor kasi wala nang paggawaan dito, doon na lang yun papagawa. Hindi na kasi kaya yan imikot eh. Ano dito, ito basag tong harap nyo, itong mga rayos na rin to. Papalit na rayos yan, tsaka ano, papalitan talaga tong rayos tsaka yung rim nya. Ayan, baloktot. Baloktot talaga yung ano niya. So, ayun guys. Bali, may pauwi na rin kami. Kasi medyo gabi na. Bali, layo pa yung uwian namin. Ayan na nga guys.
Andun si Ate Susan yun. So, uwi na kami guys. Tawa nyo kami.